Hindi naman nawawala ng pag-asa ang maraming pasaherong stranded din sa Manila Northport Passenger Terminal na nagbabaka sakaling makabiyahe ngayong Pasko. May ulat on the spot si Isa Avendaño Umali ng Super Radio DZWB. Isa? Nako Susan, may mga dumarating pa rin mga pasahero sa Northport Passenger Terminal dito sa lungsod ng Maynila sa pag-asang makakabiyahe sila ngayong araw ng Pasko. Personal na nagtungo kanina si Philippine Coast Guard o PCG spokesman Captain Armand Balilo sa Northport upang makita ang sitwasyon sa terminal, lalo't may mga stranded na pasahero makaraang bakan sila ang kanilang mga biyahe o yung mga barko dahil sa bagyong Ursula. Karamihan sa mga stranded na pasahero sa Northport sa terminal na sinalubong ang Pasko dahil nabigong makabiyahe pa uwi sana ng Cebu, Iloilo, Bacolod at Zamboanga. Ani Balilo, marami pa rin nagbabakasakaling makaalis ngayong araw at makauwi na sa kanilang mga probinsya at makapiling yung kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga stranded na pasahero na nasa terminal ay mula pa noong December 23 umaapela na sa prioridad sila, partikular sa mga aalis na barko. Sinabi ni Balilo na nakikiusap ang mga pasahero na maisakay sila agad sa mga barko kapag nawala na ang suspensyon sa pagpalaot o sa mga biyahe. Ayon pa kay Balilo, nakikipag-usap naman ng maayos ang mga tinatawa ng shipping companies pero walang assurance o katiyakan na makakasakay ang mga pasahero dahil fully booked na rin daw ang ibang mga barko na may schedule sa mga susunod na araw. Nagpapahanda naman anya ang PCG ng food packs at tubig para dalhin at maipamahagi sa mga pasaherong nasa Northport na tumadaing nakapos na sila sa budget. Maaring magpalagay din ng tent ang PCG para naman makasilong ang mga apektadong biyahero. Susan? Isa kanina do sa report mo sa radyo, sinasabi mo na parang ang panawagan ng mga pasaherong stranded dyan sa terminal o sa daungan ay kung may dadating na tulong, baka naman pwede silang unahin. May indikasyon ba o may nakarating na ba na panawagan nila? Ano ba specifically yung gusto nila na matanggap na tulong sa ngayon, bunsod nga ng pagkaka-delay ng kanilang mga biyahe sa barko? Susan, kabilang sa mga pangunahing hinihiling sana nila ay mabigyan sila ng libreng pagkain at tubig dahil nga kapos na sila sa pera. Yung iba nga sa mga pasaherong nakausap ko kanina, halimbawa dyan itong si Aling Lorena, tatlong apo yung kasama niya na nagpunta sa Pierre para nga sana makabiyahe patungo Cebu, pero hindi na sila makauwi at nagpa siya na lamang na manatili sa Pierre at doon na lamang hintayin hanggang dito ang pasarte nga lang dahil yun daw yung schedule na ibinigay sa kanya. Gayon pa man kasi yung sitwasyon ng kanyang tatlong apo na nakahiga na lamang sa inilagay na sa pin ng kanilang mga lola. Yung itong naman mga pasahero ang pinapanggit nila, meron daw sa kanilang ibinigay na petsa ng biyahe pero December 30 hanggang December 31, pero meron silang pangapa na baka lalong hindi pa matuloy yung kanilang biyahe at hindi sila makaabot bago o mismo nga bagong taon. So may mga pasabi na ba sa kanila kung may nakinig doon sa kanila mga panawagan, Isa? Yun nga, ang PCG gumagawa na, Susan, ng paraan ng tumulong na sila kasi isa yan sa mga natanong ko kay Captain Armand Balilo at tagapagsalita ng Coast Guard kung ang shipping companies ba, yung shipping lines, ang dapat na nagpo-provide ng pagkain at saka ng tubig doon sa affected passengers. At sabi ni Balilo, yun din daw yung tanong niya sa mga shipping lines kung sila ba dapat na nagpo-provide ng mga pagkain. Kasi itong mga pasahero na to, sapat lang daw yung kanilang pera, yung iba nga kinapos na dahil galing pa sila sa Cavite, galing pa sila sa Bulacan, Batangas, talaga yung pera nila inilalaan lamang nila para sana makauwi sa mga lalawigan. Pero yun nga, kahit pagkain at tubig, walang maibigay sa kanila. Okay, maraming salamat, Isa Avendaño Umali ng Super Radio DZWB.